So welcome dito sa Get More Leads. Ako si Kim Carlos, your ads coach. And in this video, pag-usapan natin is yung module number one, which is yung the funnel. Okay, alam ko, nag-enroll ka dito para pag-aralan ko paano mag-run ng profitable Facebook ads. Pero walang kwenta mag-run ng profitable Facebook ads if hindi mo naman nila binabato yung mga prospects sa tamang funnel na nagwo-work at nagko-convert. Kaya itong module na to is para ma-check and para makagawa ka ng simple yet effective funnel dito sa business mo. Okay? So, ito yung mapag-aaralan mo sa course na to. What is a funnel? Okay? Ano ba yung funnel? For example, wala ka pang idea dito sa online business, online marketing, explain natin kung ano may sabihin ng funnel. After nun, ano yung iba-ibang klaseng funnel, types of funnel? After mo malaman yung iba't ibang klaseng funnel, paano yung tsura niya or blueprint niya sa yung business? Kailangan kasi may bigger picture ka bago mo simulan gawin yung funnel mo para alam mo kung ano yung step-by-step process na pagdadaanan ng prospects mo. Next is yung video series, funnel, kasi among the funnels, the types of funnel na i-explain ko mamaya, papakita ko kung bakit itong video series ang naging favorite at naging nagbigay sa akin ng malaking result sa aking business. Na gusto ko rin i-model mo. Yung first part ng training na to is pag-uusapan natin dito sa slide na to. And then yung next slide, ito URL, comment, grow tool URL, thank you video, video 1, video 2, video 3. Ito naman yung technical side or yung step-by-step process kung paano gawin mismo yung funnel. I-share ko yung screen ko para makikita mo. Dun yun sa next video natin. So, start na tayo. What is a sales funnel? Ang sales funnel ay isang step-by-step process sa, na magko-convert ng isang lead into a customer. Okay? Step-by-step, ibig sabihin yun, may proseso na pagdadaanan yung lahat ng mga prospects mo. And kung may tinatanong mo kung ano yung lead, ano yung customer, meron tayong definition dyan. First is conversion. Para clear sa ating lahat, sa online marketing, ang ibig sabihin ng conversion is any desired action that you want the user to take. Ano ibig sabihin nito? Yung gumawa ng isang tao ng isang action. For example, nag-click ng button, nag-click ng link, nag-subscribe, nagbayad, nag-purchase, conversion ang tawag doon. Isang process yun. Ang lead naman, yung mga people or yung potential buyers mo na interested sa offer mo. Prospects yun. So, ibig sabihin, yung lead, yun yung mga tao na interested sa offer mo pero hindi pa customer. Sila yung i-convert natin into customers. Okay? Kasi hindi lahat ng tao na prospect kailangan mo pakitaan nung ano mo, offer mo. Kailangan yung interesado lang. Bakit? Para mag-lessen yung rejections mo at the same time, hindi mo maistorbo yung tao na pagbebentahan mo. Kasi interested talaga siya, willing siya makinig sa'yo. Ito ang isang example ng sales funnel. Ganito, sa lahat ng online business, kahit offline man yan, ganito ang itsura nun. Nagsisimula yan lahat sa marketing. Marketing, lahat ng taong prospects mo or target market mo, papapasukin mo sila sa sales funnel. Once pumasok na sila sa sales funnel, dun mo na sila tatawaging leads. Yun yung tawag dun sa mga tao na sa sales funnel lang. And yung mga tao na yun, yan lang yung pagkoconcentratean mo na bentahan ng offer mo or ng product mo. Okay? Very clear dapat sa'yo yan. Ito yung pinaka basic blueprint ng kahit anong business. Marketing, sales, and products. So, yung skills para from the marketing papunta sa sales funnel, yun yung tinatawag na yun yung marketing part. Yun yung isang skill, high income skill na kailangan mo matutunan before you do anything. Yan yung priority mo. Yung pag-sales funnel naman para pag-purchase ng product, yun naman yung second high income skill na kailangan mo matutunan, which is yung closing. Yun lang yung dalawang kailangan mo matutunan
para magawa mo mag-proceed yung isang customer na bumili ng products mo. Ayan nga, sabi ko, pag nasa marketing stage pa lang, prospects pa lang yon. Pag nasa sales funnel na siya, leads na siya. Pag bumili na siya ng product, customer na siya. And this training focuses sa sales funnel. Okay? So ngayon, dito na tayo sa types of sales funnel. I hope may malinaw na sa'yo kung ano yung ibig sabihin ng sales funnel or yung sales process. Ang types of sales funnel, madaming klaseng sales funnel. And lahat nun, based sa lead magnet na ibibigay mo sa kanila. Kung tinatanong mo kung ano yung lead magnet, ito yung tinatawag na ethical bribe or yung object or yung freebie na bibigay mo sa mga prospect para mas mataas ang chance nila na maging lead sila. Kaya nga, lead magnet siya. Magbibigay ako ng common example at yung mga proven examples na. Kasi hindi, pag sinabi ko lahat ng mga types of sales funnel, malilito ka lang. And gusto ko, makapag-focus ka lang doon sa important sales funnels. And ito sila. Tatlo lang talaga yung pinaka basic and important sales funnel. Number one is ebook funnel. Number two is webinar. And number three is yung video series. So, pahapyaw natin papakitaan ng types of funnel na to. Dito, sa sales funnel, makikita mo, sa buong sales funnel na yun, mabay-breakdown pa siya into specific details. Bawat details meron yan. First is yung capture page. And capture page, yun yung page na magli-lead naman sa lead magnet. Sa lead magnet, yun yung bibigay mo. Yun yung type of funnel. Ebook, webinar, video series. Sa capture page nga pala, by the way, yun yung time na kukuhanin mo yung contact information ng mga prospect. Doon na sila magiging lead. And then, after nung lead magnet, sales page na. Gusto ko i-emphasize dito na importante na may lead magnet ka rather than capture page then diretso na agad sa sales. Kasi, ang mga tao hindi agad bibili yan sa first time nila makita yung offer mo. And kung offer agad binibigay mo, lalong ayaw nilang lalong lalayo sila sa'yo. Ayaw ng tao na binibentahan sila, pero gusto nilang bumili sila. Mahilig silang bumili. Okay? So, ang purpose ng lead magnet is dalawa. Maging lead sila at pangalawa, magbigay ka ng value sa mga prospects mo. Pag nagbigay ka ng value, mas magiging madali yung pag-convert mo sa kanila as customers. For example, ito, ebook. And ito, isang ebook ko na freebie na binibigay. From the capture page, bibigyan ko sila ng ebook. Itong social media ad secrets for marketers. Yan yung ebook na ginawa ko. And maganda na, kunyari na sa affiliate marketing industry ka, maganda na meron kang personal na ebook. At usually meron naman yung ebook na sa mismong company, pero mas maganda gumawa ka ng sarili mo. Kasi nga, pare-pareho kayo ng product na ino-offer, magsa-standout ka sa ibang mga kakompetensya mo kung meron ka sarili mo na pa-personalize mo yung ebook na yon. And then, pag nagustuhan nila ebook, pag binasa nila, kinonsume nila, tsaka nila, bibilin yung, titingnan yung sales page mo at eventually bibili. Take note lang pala, nasa pag ebook mo, ang ebook ay na lead magnet, make sure na easy read lang siya. Maikli lang siya. Okay? Hindi siya, unless gagawin mo siyang product na ebook, dun yung medyo mahaba. Pero kung as lead magnet lang siya, dapat maikli lang. Kasi ang point mo lang doon is magbigay ng value, general idea lang. Then eventually sa dulong part nun, meron kang link papunta sa sales page mo. Next naman is yung webinar. Yung webinar medyo kailangan ng different tools pa dito kasi i-automate mo siya kung gusto mong automation or kung gusto mong mano-mano, ang mangyayari nga lang doon is mapapagod ka kasi walang automation siya. Registration page ang tinatawag dun sa capture page. Kasi bukod dun sa name and email nila, magtatanong din yung page na yon ng schedule. After nun, mapupunta sila sa thank you page. Dahil nga, webinar to, hindi agad sila mapupunta sa lead magnet mo. May thank you page pang pupuntahan para
i-remind sila na kung ano schedule ng webinar nila. And then after nun, mismo yung actual live webinar na. After the live webinar, kung may mga prospect na hindi nakatapos ng live webinar or nag-register pero hindi sumali, pwede mo pang sila isenda ng webinar replay. Ganun basically ang webinar funnel. And eto naman yung video series na mas pag-usapan natin ng detalye. Magsisimula ulit yan lahat sa capture page. After ng capture page, isesend mo na yung video series. Ang video series, at least 3 videos para mabigyan mo sila ng value. At the same time, mag-sell ka na doon. Okay? So, dyan, may makikita mo dito ang isang example ng video series na ginagamit ko sa company na pinopromote ko o product na pinopromote ko. Video 1, video 2, and then video 3. After video 3, yung payment page na. Kasi nandun na sa video 3 yung sales process. Ito yung karamihan na hindi alam ng mga marketers kasi ginagaya lang nila yung mga top earners yung paggawa ng video 1, video 2, video 3. Pero hindi nila alam kung ano yung principle, bakit tatlong video ginagawa doon. Ang first video, ang tinatawag na pre-framing. Pre-framing is kailangan makilala ka muna nung audience mo or makilala nila. For example, affiliate ka. Dito, makilala nila yung mismong founder ng company. Ang next naman na video, dahil kilala ka na nila, they know already you, i-educate mo na sila. I-educate mo sila para i-trust ka na nila. Okay? Di ba, kung maalala mo, makakapag-produce ka na sale if they know, like, and trust you. So, yung pre-framing para makilala ka, yung video to, para mag-educate, magbigay ng value, magturo ka, mas maa-attract mo pa sila lalo. And then, yung video 3, dun ka na pwedeng mag-sale or mag-convert or magbenta. Dahil nagawa mo na sa video 1 and 2 yung pre-framing and educating. And pag nagustuhan nila yon, mas mataas ang chance na magbabayad sila. Okay, take note na kung video 1, video 2, video 3, pabawas ng pabawas yung tao na makakapanood yan. Pero okay lang yon. Ibig sabihin nun, pa-qualify ng pa-qualified yung mga tao na makakapanood nito. And eto na tayo. Nandito na tayo sa funnel blueprint. Eto na yung mismong actual na kailangan mong malaman at kailangan by heart ma-memorize mo o dapat alam na alam mo para kahit anong business pa yung ginagawa mo or kunyari magkakaroon ko ng multiple business, ganito lagi yung blueprint na gagawin mo. With video series. Start tayo dito. And kung mapapansin mo, ayan. From capture page, lalo na ngayon, sa gantong stage na ng market, medyo mas responsive yung mga tao na nasa Facebook or Messenger. So instead na bibigyan mo sila ng page na magbibigay sila ng email information nila at saka name nila, minsan dun pa lang parang ayaw na nila agad magbigay. Kahit na may lead magnet ka na, para mas mapataas mo pa yung chance na mag-subscribe sa'yo at maging lead, merong bagong way at mas mataas pa yung chance na mabasa nila yung mga follow-up mo. Kasi pag sa capture page, email yan, ang follow-up system na gagamitin mo is email autoresponder. Pero ngayon, mababa na yung open rate ng pagbukas ng mga emails ng tao. Pero maganda pa rin siya kung isipin mo na i-combo sa Messenger. Pero ang first priority mo is yung Messenger. Dahil yun, 80 to 90% ng tao bubuksan yung Messenger at manonotify sila, tutunog yung cellphone nila kapag nag-send ka ng message sa kanila. Kaya, ang gagawin mo, instead na capture page, i-convert natin yan into Messenger Growth Tool. Ngayon, Messenger Growth Tool, i-explain ko yan sa next video, mas detailed kung ano yung tsura niya. Pero as of now, gusto mo malaman na mayroong ganyang tool, Messenger Growth Tool, na pwede mong gamitin na hindi na kailangan na maghingi ng email ng mga prospects mo. So, paano yun? For example, yan. Yan to. Magbibigay ako ng example, specific ad na ginagamit ko. Ito. Yung ad na yan, kung makikita mo sa upper left, nandiyan Facebook ads na gamit ko, picture na may description yan. Don't worry, pag-uusapan natin ng more detail yung Facebook ads sa
module number 3, yung paggawa ng mismong ad creative. Ngayon, ang gusto mong pag-focusan mo, yung growth tool. Meron tayong dalawang growth tool na gagamitin sa Facebook ads na to. First is yung URL growth tool or link siya na mag-send papunta sa messenger mo. Messenger ng Facebook page mo. Pag-click nila yon, yung first message nila, ipapapuntahin sila doon sa lead magnet. Kung hindi nila ikinlik, pero nag-comment sila doon sa post mo, meron naman tinatawag na comment growth tool. So kahit anong piliin nilang way na mag-subscribe, basta nag-engage sila sa post mo or ad mo, mapupunta pa rin sila dito sa lead magnet, sa video 1, video 2, video 3, and then eventually sa payment. Ngayon, eto pa, another pro tip dito is yung thank you page. Thank you page is eto yung hindi karamihan ginagawa and napaka-importante nito kung nasa affiliate marketing or network marketing industry ka. Dahil same lang kayo ng funnel na pinopromote, same lang kayo ng product na pinopromote, and also kahit pala sa ano, sa mga may sariling business, maganda to. Yung thank you page, kailangan may sarili kang thank you page na video siya. I highly recommend na video siya. Okay lang, merong gumagawa na picture pero ang pinaka-recommended is video. Ang point nito is makilala kanila na merong tao pala doon sa likod ng ano video na yon. And para malaman nila kanino sila babalik pag ready na sila na magbayad or mag-register or mag-enroll. Okay? Yan ang tinatawag na thank you page. Ilalagay mo siya before nung lead magnet mo, before nung video 1, video 3, 2, and video 3. And eto pa, eto isa sa mga ano top income earner na ano, na eto isa sa mga top income earner na strategy na hindi ginagawa ng karamihan. Dahil ituturo ko to sa module number 5 sa retargeting. Pag se-set up na natin yung video series mo, ilalagay natin ang mga to. Yan, familiar ba kayo diyan sa logo na yan? Kung hindi ka familiar diyan, ang tawag diyan ay pixels. So, bakit importante yung pixel na yan? Kasi bawat page doon sa website or funnel mo, bawat page sa website or funnel mo, madidetect nila kung sino yung mga bumibisita. And magagamit mo yun, paano mo magagamit o makakatulong sa iyo para tumaas yung conversion mo? Magagamit mo yun sa retargeting. So, for example, yung isang prospect, panood niya yung thank you video, pumunta sa video 1, pero hindi niya tinapos hanggang video 2. Pwede mo siyang isenda ng ad na nakita ko na yung ano, na nakita ko na pinanood mo yung video 1 pero hindi mo pa pinapanood yung video 2. If ever nakalimutan mo dahil sobrang busy ka, eto ulit yung link. Parang ganon. Okay? Yan yung purpose ng retargeting. Para ma-make sure mo na hindi tumatapon. Kumbaga parang ang sales funnel, parang embudo nga. Di ba? Kaya dahil nga funnel. Pero, kung hindi ka nagre-retargeting, may mga butas-butas sa gilid dyan. So, nawawala sila sa funnel, naliligaw-ligaw pa sila. Para magawa mong masilyon, para lahat ng mga papasok sa funnel, mapush sila hanggang sa dulo talaga, kailangan mong gawin yung retargeting. And ito yung ginagawa ng mga top earners at mga nagkaroon na ng results na hindi ginagawa ng karamihan. And ngayon, alam mo na yan. And then, yun na, yung last part ng video natin. At next video, ituturo ko na step by step by screen kung ano yung, kung paano gawin mismo yung sales funnel. Pero kailangan mo ng mga tools para gawin yon. Ang recommended tools ko, eto. Kung meron ko sariling website funnel creator, maganda yon. Kung wala pa, ang nire-recommend ko, itong Rocket Pages. Lalagay ko yung mga links sa description somewhere around this video para malaman mo kung paano ka makakapag-avail ng mga gantong mga tools. Kasi itong Rocket Pages, lifetime to, samantalang yung kung meron kang ClickFunnels, mas maganda actually, pero ang problem lang dun, monthly siya binabayaran. Next is yung ManyChat. Ito naman yung Messenger growth tool URL na pinakita ko sa inyo kanina, and iyan din yung follow-ups ano mo, sequence tool mo sa kanya. So, may free siya, may paid din, pero ituturo ko kung ano yung way or kung ano yung mas bagay na gamitin mo para sa kanya. And last na tool na kailangan mo is yung Facebook business account.
kailangan gumawa ka ng Facebook business account. Eto, free lang talaga to. Pag ano, gawin, kailangan mo lang siyang i-register na meron kang business account sa existing Facebook timeline mo. Okay? I hope meron ka natutunan dito sa video na to. Kung may mga questions ka, mag-comment ka lang dyan sa baba. And pag nakita ko yun, I will try my best na sagutin sila. And I hope na matutunan ka. See you sa next video. Pag tuturuan ko na ako kayo kung paano gawin mismo step by step na funnel.